balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang tabaho, mga pupsi. So mga par, matapos nga po natin pinag-usapan ng halimaw na record at bagsik sa bakbakan ng IBF Super Lightweight Champion na si Sobrel Matias, kung saan meron itong panalo ng 20 mga idol at may isang talo sa kanyang kartada. At lahat ng panalo niya mga idol, inakuha niya lahat via knockout. At isa nga dito mga idol ang hindi pinalad dahil binawian talaga ito ng buhay. Kaya ito ang nagdala kay Matias mga idol bilang bagong boogeyman at isa sa mga most feared boxer ngayon sa boxing sports. Subalit sa naging panayam naman po ng kapwa-kampiyon ni Matias, ang WBO World Champion si Tio Pimo Lopez Jr. sa podcast ni Sean Porter. Ano yan ni Lopez mga idol? Isa daw siya sa mga naniniwala na isang halimaw at isang sulit na fighter itong si Sobrel Matias. Talagang may knockout power ito na magpapatulog ng kanyang kalaban kahit anong oras man sa bakbakan. Subalit tayo naman kay Tio Pimo mga idol. Eh kung siya daw ang makalaban ni Matias sa ibabaw ng boxing ring, easy lang daw ito para sa WBO Champion. Nawalisin na parang basura si Matias sa bakbakan. Diyan tapangan ni Lopez mga idol. Round 4 lang daw itatagal sa kanya ng Puerto Rican fighter. Sa katunayan nga nito mga idol, para patunayan ni Tio Pimo na hindi siya nagbibiro ng labanan, ang kinikilala na most dangerous fighter ngayon, ay nagpadala po ng offer ang kampo ni Lopez sa team Matias para sa potential na unification fight nila. At isa sa mga kondisyon ni Tio Pimo mga idol, February daw ang target na gaganapin ang laban. At guess what mga idol, si Matias pa po ang nagkaroon ng alibay na wag labanan si Tio Pimo sa February. Dahil ayon sa report mga idol, may hand injury daw si Matias kaya hindi ito pwede sa February. At sa April daw balak sa gupain ni Matias si Tio Pimo. Sabi pa nga ng mga ilang boxing fans mga idol, eh takot naman daw pala si Matias. Puro lang daw ito parinig sa social media na walang may lalaban sa kanya sa bakbakan, pero nang pinalagay siya ng hari sa kanilang dibisyon, eh atras din pala ang IBF champion. Sa mga hindi nakakala mga idol, nauna na po sinabi ni Tio Pimo Lopez Jr. na ayaw daw nito maging cherry picker na boxer at gusto daw nito maging old version na boxer na hindi umaatras sa mga hamon ng laban. Sa katunayan nito mga idol, sinabi pa nga ni Tio Pimo na gusto niya daw maging katulad ng kanyang idol na si Manny Pacquiao na walang inaatrasan sa bakbakan kahit kontra ang halima o boogeyman na kalaban, basta papalag pa rin daw sa bakbakan at ipakita sa lahat kung gano'n ito kada best sa boxing sports. Ang mga kagaya daw ni Pacman mga idol ang magandang role model ng isang boxer, kaya isa daw si Tio Pimo mga idol sa mga susunod sa mga yapak ng Pinoy legend na magiging example sa pagiging warrior sa sports ng suntukan. Sa kabilang banda naman mga idol, Juan Gallo Estrada gusto na lumaban sa bantamweight division sa kanyang next fight. Wala pa naman mga idol balita kung sino ang makakalaban nito, pero para sa atin mga idol, malaki po ang chance ha ng ating kababayan na si Vincent Astrolabio na makalaban si Gallo Estrada. Sa mga hindi nakakalam kasi mga idol, WBC champion po si Estrada sa junior bantamweight. Automatic mga idol, makakalaban nito ang champion na si Alexandro Santiago kapag umakyat ito sa 118 pounds. Pero dahil may laban si Santiago mga idol kontra sa Japanese boxer na si Jonto Nakatani sa February, posible mga idol ang number 1 contender na si Astrolabio ang mapili ni Gallo Estrada ng papalagan sa bakbakan. Subalit kung hindi naman mapili si Acero mga idol, marami naman po tayo pambato sa bantamweight na posible makalaban ni Gallo Estrada dito. Andyan pa naman mga idol si Remart Gabalio at ang ating Pilipino Flash Nonito Donaire Jr.